Ah, sa tingin ko, marami-rami yan, marami-rami. Dahil kung pupuntahan natin, tatlo probinsya eh. No? Ang sa importante rito, matingnan natin yung mga kalagayan ng ating mga kababayan sa Karaga at kung ano pa yung mga maitutulong natin. Yun ang ating actionan. At bilang chairman na rin ng Committee on Public Works, kapag nandiyan din yung ating paano natin matutulungan yung bawat probinsya. Yung no exam, no no permit, no exam policy. No? Dahil marami doon sa mga estudyante, yung isa mag-e-exam na lang, eh, hindi nakapagbayad ng kompleto ng tuition. Hindi pinag-e-exam. So, ngayon po, with this law, eh, bawal lang po yan. Kaya yung mga estudyante, huwag mo kayo mag-alala, hindi ba na nakumpleto nila nanay at tatay yung tuition fee ninyo, eh, basta babayaran nyo rin yun, ha? Pero, kailangan mag-e-exam kayo, ia-allow na kayo ng eskwelahan para makapag-exam. Hindi nila po pwedeng ipitin. There are so many ways para ano, pwedeng ibigay yung report card o yung diploma, di ba? So, pero unfair na para sa mga estudyante natin na hindi sila makapag-exam. Kaya with this law, napakalaking bagay para sa ating mga kabataan. Hindi natin masabi. Siguro tuloy-tuloy yan eh. Dahil ito yung programa ng ating gobyerno, programa ng ating mahal na Pangulo, na yung epekto ng pandemic hanggang sa ngayon, dahil na hindi pa nakaka-recover din ang ating bansa sa kahirapan. Marami pa rin sa ating mga kababayan na kailangan pa rin ng ayuda. Kaya ito'y napakagandang programa ng ating mahal na Pangulo sa BSWD, nakakatulong yan, yung UFAD, and yung mga aid, kahit pa paano, may band-aid solution. We're not saying na ito na talaga. Kailangan pa rin, tuluan pa rin natin sila maghanap buhay, magsipag para pumita. Pero ito, tulong lang na konti from the national government. At siyempre, magiging pagtulungan sa local government at sa Surigao del Sur, del Norte, at Busan, pupunta rin ako mamaya. So yung tatlong probinsya yung pupuntahan ko. Kaya rat-rat yung trabaho. Pero ang ano ko talaga, para ma-check yan, makita natin yung mga kababayan, yung mga pangangailangan sa public works para matulungan natin sa bawat lugar na dapat. Kay Governor Barbers. Sa totoo lang, napakaganda ng administrasyon ni Governor Barbers, at Tom Hayes. Pagpasok pa lang dito ay dininaw na ako. Sabi ko, baka pwede pati yung aircon. Sobrang nanamig, namimilig na din tao. So, ito ay ganun ang pag-alaga nila sa mga tao. Hindi mo maramdaman yung summer, no? Pero natutuwa ko at determined ko. Kaya binabati ko sila. Thank you. Ngayon po, ako'y natutuwa, no? Tayo nagka-feeling ngayon sa araw nito. Naming lingkod, si Bong Redilia, narinito, kailanman hindi po nakakalimot sa inyo. Ako'y tumatanaw ng utang na loob dahil kailanman hindi nyo ako pinabayaan. Mapapelikula, mapatelevisyon, mapapublic service, bilang senador ninyo, hindi nyo ako pinalimutan kailanman. Pagamat napakarami pagsubok na dumating sa aking buhay, nandiyan pa rin kayo, hinalal nyo ako muli noong 2019. Kaya, mga kababayan, sabi nga, kahit buhay ko, itataya ako para sa inyo, mga kababayan. Kaya ako yung lingkod ng buong Pilipinas, kahit po hindi pa ako kumaira electionist, nung tuloy-tuloy po ang ating pagtulong. Anyway, basta nangangailangan ang ating mga kababayan ng tulong, nandiyan ang agad si Pongretia. At tumaas lahat ng maliit. Pero ngayon pa man, after na pandemic, eto pa rin, no? So, tuloy-tuloy ang pagsubok sa atin. Kaya, narito po kami na nasa gobyerno upang magbigay ng ayuda sa inyo, ng tulong. Kaya nandiyan si Kong A, nandiyan si Governor, nandiyan si Mayor, para palaging umagapay sa inyo. Kaya nandiyan din ang inyong cute na senador. So, mga lola, no? Yung batas po. Ano ba ang batas si Senator Bong? Siguro nakita niyo doon kanina, no? 1,800 na lang sa batas na. No? Kaya sa inyo pong lahat, sa mga lola, ito yung expanded centenarian law. Yung dati, yung centenarian law, tatanggap kayo ng 100,000 when you reach 100.
sa akin pong batas na naipasa na, 80 years old pa lang, tatanggap ka na ng 10,000 pesos. 85 years old, tatanggap ka ulit ng 10,000 pesos. 90 years old, tatanggap ka ulit ng 10,000. 95, 10,000. Kaya, yung po, yung bagong batas. Kaya yung ating mga lola at lolo, yan. Pagpalista na kayo sa yan sa senior citizens office ninyo at para masiguradong matanggap niyan. At para naman doon sa mga kabataan, yung itong no exam, yung no exam, hindi ka na, hindi, no permit, no exam policy, bawal na kayo. Yung po yung mag-exam na yung mga estudyante at hindi nakapagbayad ng tuition fee, biglang sasabihin lang ng school, hindi ka po pwede mag-take ng exam dahil hindi ka bayad. Ngayon po, bawal na yun. Dahil yun ay unfair para sa ating mga estudyante. Si Senator Bong Pugen. At ako po, bilang chairman ng Committee on Public Works, sabi ko nga, kay governor, kay congressman, kay mayor, kung ano man ang maitutulong ni Senator Bong dito sa inyong lugar, bukas po ang aking opisina para tumulong sa inyo. Sa tandaan nyo, mahal kayo ni Senator Bong Pugen. Maraming salamat po. God bless you. Maraming salamat, Senator Bong Pugen! Mga lola at lolo, when you reach 80, may meron na po kayo matatanggap na 10,000. When you reach 85, 10,000. 90, 10,000. 95, 10,000. Pero yan po, kailangan magpalisa na po kayo sa OSCA, no, sa mga munisipyo o sa city para matanggap nyo yung inyong pa-birthday na yan. At, pero yung pondo niyan po for next year. So, utang muna nga ngayon ng gobyerno, but next year, matatanggap na nila yun. For next year budget. Kasi napabilis yung pagpasa na yan eh. Kaya natutuwa tayo at nagpapasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos. At meron pa tayong inaantay ngayon, pirma na lang ng Pangulo dahil pumasa na rin sa Kongreso, sa Senado, yung teaching allowance para sa ating mga teachers na, di ba, natatanggap nila yung chok allowance na 5,000. Ngayon magiging 10,000 na yun.